Okay. Na sila ang nag-anakaw sa PhilHealth, imbis na aminin nila na sila yung kwak-kwak, kasi wala naman talaga silang practice, ipapasa na sa iba yan. Oh, ikaw Dr. Ron, kwak-kwak-kwak, ikaw Dr. Ron ka. Really? I'm a doctor of physical therapy. Oo, pinagmamalaki niya yung doctor of physical therapy, no? Pero kung magsalita siya, kayo na lang ang mag-decide, ano? Professional ba siyang magsalita? Kung siya nga ay physical therapy. Anyway, abangan na lang din natin. May kilala ako nagreklamo sa kanya sa US. Yung mga ginagawa niya rito, tingnan natin kung matatanggalan siya ng lisensya sa US. Okay? May nag-message sa akin, nireklamo siya sa US. Therapy, kahit dito sa US, right? Kahit sa Pilipinas, kahit saan ako makapunta, I'm a doctor of physical therapy. Oo naman, doctor of physical therapy. So? Hindi ako tagamap ng floor gaya ninyo. Hindi ako janitor, hindi ako caregiver gaya nyo. Hindi ko minamalate yung mga taong yun, pero since nangiinsultuhan tayo, dun tayo lumagay. Yun ang gusto nyong laro, di ba? Gusto nyong laro. Gusto nyong ilagay ko kayo sa pwesto nyo, di ba? Nilalagay ko kayo sa pwesto nyo ngayon. Kayo mga... Okay, tingnan natin, ano? Baka meron siyang pinapatama ibang grupo ng doktor na talagang grabe magsalita sa kanya. So, maaaring yun ang pinapatamaan niya. Ano, hindi to directed sa akin. Dahil ako hindi naman siya ina-attack eh. Ako ay nagre-react sa sinasabi. Mga doktor dyan, mga totoy at nene na nangangarap makapag-abroad, malabong mangyari yan. Okay, ganito no. Kung ang mga tao eh naghahangad na mag-abroad, hindi naman pwede sabihin malabo yan. Kasi kung ikaw ay nagsumikap sa buhay, gaganda buhay mo, magiging mas matalino ka. Kung gusto mo pumunta ng US, kumuha ka ng board doon. Ipasa mo, pag napasa mo, hindi pwede kang mag-practice. Huwag kayong mag-discourage sa mga ganitong magsasalita na porke taga-Pilipinas tayo, hindi na tayo pwede pumunta sa ibang bansa. Hindi totoo yun. Basta importante, matuto tayo mangarap. Dream on! Nangangarap kayo na makarating na ibang... Lahat naman kayo dyan eh. O, lahat daw. Sabihin nyo hindi kayo lahat. Lahat kayo dyan nangangarap makarating. Ako hindi. So, he is lying. He is 100% lying na lahat kami eh gusto magpunta ng ibang bansa, Amerika, mag-practice. Ako hindi. Mrs. ko, hindi. Marami akong kilalang doktor na ayaw magpunta sa Amerika. Lalo na yung magaganda yung buhay dito. Meron nga akong kaibigan mga doctors na bumalik ng Pilipinas para mag-practice. No? Hindi, ang buhay ng doktor eh hindi lang nasa Amerika, ibang bansa, ano? Ang asarap mag-practice sa Pilipinas. Pati ng ibang bansa. Lahat kayo dyan. Mga physical therapists, kating-kating lumabas dyan eh. Yung mga medical graduates natin, kating-kating lumabas dyan eh. Ewan natin. Hindi ko masabi. Ha. Wala akong... Hindi ko man nakakausap lahat eh. Anyway, tingnan natin. Sabi raw niya. Pero dami ko kilala ng doktor. Siguro mayroon mga percentage na gusto ko na Amerika. Pero konting siguro lang, konting percentage of graduates lang yan. Ba't ko alam? Kasi ako din eh. Nung bata ako, gusto ko rin lumabas. Oh, yan. Pangarap mo yun. Hindi na yung pangarap. Magkakaiba tayo ng ano eh. Ng pangarap sa buhay. Kung gusto mo sa Amerika, di go. Lumabas eh. Nagawa ko naman, di ba? Nakalabas naman ako. So, nakarating ka pala eh. So, ang ibig sabihin, pag may pangarap ka, kaya mong gawin. Yung mga medical students dito, kung may pangarap, kaya nilang pumunta din na ibang bansa. Oo. Oh. Wala kasing magandang idudulot ang pagstay at pagpa-practice sa Pilipinas. He is lying. Ang ganda ng practice ko, ang ganda ng buhay ko. Hindi ko pagpapalit ang buhay ko dito sa buhay ko sa Amerika. Nagpunta ako ng Amerika, New York. Okay, nag-undergo ko doon ng education sa surgery. Hindi ko na sabihin ko anong hospital. Okay? At ako ang stay doon, sarap-sarap ng buhay sa Pilipinas eh. No? And ano lang, enjoy na enjoy ako sa Pilipinas. Yes, alam nating lahat yan. Diyos ko, hazard pay nga, ayaw bayaran eh. Volunteerism nga hanggang ngayon eh. Volunteer ka sa hospital. I-volunteer nga eh. Volunteer ba binabayaran? Talaga si Ron, no? Hospital, not by choice, but by force. Para saan? Volunteer ka na lang kasi wala kaming opening eh. Meaning, pag volunteer ka, magtatrabaho ka, pero wala kang sweldo. Magtatrabaho ka na... By the way, ang volunteerism, nasa iyo yun. Kung gusto mo bang magtrabaho ng walang sweldo, nasa iyo yun. Okay, kasi yung iba, gusto nila experience. Dati mo sila masisisi. Ang tao kung saan masaya, doon lang dapat.
5 pero wala ang sweldo. Minsan may overtime pa pero wala pa rin sweldo. Hanggang ngayon, uso sa Pilipinas yan eh. Walang kwenta ang medical practice sa Pilipinas. Oh, that's a lie. Oh, na, okay. Kasi kung walang practice o hindi maganda ang practice sa Pilipinas, sa akin, maraming mamamatay dito dahil sa mistreatment, hindi tamang mga pagbibigay ng gamot. So, ano yun? Lie yun. Tingin ko, ah. Ay, ano ako dyan? Hindi ako believe sa sinabi niya. Ang may kwenta dyan, teachers, police, military. Yan, binabayaran ni Duterte yan. Yung mga... O yan, isa lie din. May bayad dito. Pag ikaw ay nag-government doctor and government staff, katulad ko, government doctor ako, may bayad ako. No? So, hindi totoo yun na hindi kami binabayaran. It's a lie again. Okay, maniwala sa ganun. Ganyang klase. Pag police ka, babayaran Duterte. Pag ka nasa armed forces ka, By the way, no, yung Duterte yung sinasabi niya, huwag yung gagawin yun kasi in the future, baka kayo ma-libel. You are labeling other people, degrading other people. You are, huwag kayong mag-degrade ng ibang tao. This is not a good attitude. No? Yun ang nasabi ko sa mga nanonood. Bayaran ka ni Duterte. Pag teacher ka, ay, naku, tataasan ni Duterte ang sweldo mo. Kasi ayaw niya magkaroon ng kudeta. Ayaw niya magkaroon ng kudeta eh. Takot si Duterte sa kudeta. Kasi alam niya, busita-busita yung mga tao sa kanya. Going back to the medical doctors. Na... Ayan ha, medical doctors na. Tingnan natin kung magsisinungaling siya rito o magtitsismis. Nagagahat sa akin, mga physical therapist. Actually, ako daw nagagahat sa kanya. No? Naawa ako sa kanya eh, sa mga nangyayari sa buhay niya. Yan ang opinion ko ah. Hindi ako nagagalit. Kahit magharap nga kami, magkakwentuhan lang kami. Ang akin is more of awa. Dahil sa mga pinagagawa niya. Igal sa akin, ingit lang kayo. Ako hindi ako naiingit sa buhay ni Ron. Ano? Mas masarap ang buhay ko. Wala akong kalaban. I am helping other people with good information. I'm very happy. Kung ipapalit niya ang buhay ko kay Ron, siyempre hindi. Mas gusto ko itong buhay ko. Tingin ko lang ha, opinion ko lang to, I'm happier than him. Ingit lang kayo. Di ba, ingit lang kayo, kaya... Hindi ako naiingit, Keron. Never ako maiingit sa taong ganito. Kaya, naninikip ang dibdib ninyo. Every time naiingit niya, parang putya, si Doc Ron, no, may swimming pool sa ba... By the way, ano, ang buhay natin, hindi lang po pera, no. Ang buhay natin, kailangan balance with spirituality, balance financially, tsaka relationship with other people. Hindi lang ho pera ang mundo. Kaya kung ang buhay mo ay nakapokus sa pera, kawawa kang tao. At hindi maganda ang relationship, puro ka palit ng asawa, meron kang hinahanap na hindi mo mahanap-hanap. Tsaka according to Harvard study, to make you happy, it's not money, it's not physical things, but relationship with other people. Hanapin nyo na lang yung Harvard study na yun. So, kung may swimming pool ka, eh ako kaya kung magpatay ng swimming pool dito eh. Ba't kaanin ko naman yung swimming pool na yan? Eh may swimming pool na kami sa clubhouse. Diba? Hindi porke may swimming pool ka, masaya ka. Hindi ganun ang buhay. Siguro siya, masaya siya. Malay natin. Ay, putya si Doc Ron nasa Amerika oh. Okay, 'di ba galing ako Amerika, pero hindi ako nag-stay sa Amerika. Ilang pabalik-balik lang ako ng Amerika eh, pero hindi ko iniisip mag-practice doon. Lang niya naman oh, but siya mayroong ganun, but ako wala. And una-una mga kababayan, ano, huwag kayong maiinggit sa mga tao. Ang akin lang, maging mas masaya kayo dahil meron silang ganun. Ang atin lang, we inspire, maging inspiration sila para gumanda buhay natin, pero huwag tayong maiinggit. Kasi pag naiinggit ka, walang katapusan na inggit yan. Hindi magandang ugali ang pag-iinggit. So ang akin, you develop yourself and help other people improve themselves. No? Diba? Yun naman yung totoo eh. Yun ang totoo. Inggit na inggit kayo. Anyway, baka may mga doktor na inggit sa kanya. Baka. Ewan ko lang kung mayroong ganun. Hindi natin alam. Pero ako hindi. And never will. Panaykita nyo. Panaykita nyo itong kung ano meron ako. Oh, just...
masyado, no? Ang tingin niya, porque meron siya, eh, kainggitan. Hindi na ng buhay. Dok Ron, bumili ng gym sa Amerika. Pucha, bumili ng dalawang gym sa Amerika. Oh. Mapihira pala talaga to. Dok Ron pala talagang malakas. Si Dr. Ron, ano? Ewan ko kung bakit hindi na siya nagbablog. Pinakitaan ko lang na siya limang maraming videos ko about him. Reaction video ko. Huminto na siya, eh. Hindi ko lang kung ba't siya huminto. Siya lang makakaalam nun kung bakit. Hindi nyo maamin sa sarili ninyo, kahit sa sarili nyo, tinatangginin nyo, na wala kayong sinabi. Mga totoy at nanny lang. Oo. Hindi ko alam kung sino yung pinapatamaan niya. Pero ako, hindi ako totoy. Mas matanda ako sa kanya, eh. Kung medisina pag-uusapan natin about health, eh, palagay ko mas magaling ako kay Ron. Kung about health, about medical health. Pero pag physical therapy, eh, luluhod ako dyan. Siyempre, hindi ako magaling dyan. Pero kung medicine pag-uusapan, unang-una, pwede ko ipagmalaki sa kanya na mas magaling ako sa kanya sa medicine. Pasado ako ng board exam. Pasado ako ng diplomatic exam. Siya, ayaw ko kung saan siya pumasa. Siguro, physical therapy exam. Talaga kayo? Na hindi niya na, wala siya nun. Ayaw. Yung school na pinagraduate ninyo, hindi na-recognize sa ibang bansa. Mga putyo-putyong school lang yan. Yun naman. Bigyan ko tayo sa sample. Ang School of Medicine ng St. Luke's, recognize siya. Fatima, well-recognize siya. UP, UST, UERM. No, mga Lasal, FEU, etc. Di ba? Totoo eh. Diretsahan tayo dito. Total. Actually, maraming medical school. No, sorry, hindi ko nabanggit yung iba. Meron mga province, may provincial schools, magagaling yun. Yung ibang nagtatapaw galing probinsya eh. Talo lang yung mga taga Metro Manila. Iniinsulto nyo ako, di ba? Iniinsulto nyo yung profession ko? Iniinsulto nyo ako? Sa tingin ko, hindi siya iniinsulto sa profession eh. Iniinsulto siya sa mga sinasabi niya. Na para sa akin, off talaga eh. Ako, iniinsulto yung pagkatao ko? E di, sasabihin ko yung totoo about sa inyo. Nakatingkati kayo lumabas ng bansa. Lahing yun. Kami? Yung iba siguro, pero maliit na percent. Ako hindi, no? Sabi ko nga sa inyo. Naghahanap kayo ng way para makalabas, pero hindi kayo makalabas. Yun ang totoo. Kaya ang gagawin ninyo, maninira kayo. Wag tayong maninira ng ibang tao. Hindi magandang ugali. No? Wag tayong magsasalta ng hindi maganda. Wag tayong magsisinungaling sa ibang tao na kung ano. Yan ang totoo. Ngayon, mamatay kayo sa inggit. Ito ba yung, ako yung nagtatanong, ano, ito ba yung narcissistic problem ba to ni Ron? Hindi ko alam, ano. So, actually, ako yung nagtatanong, ano, ito ba yung narcissistic disorder ba to? O ano? Ihanapin nyo na lang, sagutin nyo.